Hi guys, welcome to SBPH. Ngayon po ay magbubukas tayo ng mga Gunpla markers na tutestingan natin. So, first time akong magparang ka-customize ng ganito. Kasi nasanay ako as snap builder lang. So, in order ko pala ito sa Zaku Cebu, sa kaibigan natin. Ayan, so ito yung packaging yan. Ganda ng bubble wrap. Ganda. Buksan na natin. Ayan. So, kapag inaalog mo, may parang bulita sa loob eh. Ayan, so itong gray natin, GM12-250. Hindi to silver, hindi rin to metallic gray. Talagang gray lang siya. Gagamitin ko to para sa mga white parts ng ating paggagamitan na kit. Ay, hindi ko nabuksan doon. Paano ba ito binubuksan? Puro na lang ano? Binife. Ayan. Ayan. Meron siyang parang bulitas. Dapat i-shake ito ng mabuti bago gamitin. And then, itong gold. So, meron kasi akong naiisip guys na gusto kong pag-eksperimentohan. Kaya ako ito binili. Shaky, shaky, shaky. Ayan. So, ito naman, metallic gold. Wala. Char lang yun. Well, hindi talaga yan natutest. So, shake ko lang ng maayos. And then, dapat may parang pagtetestingan ka nito na papel eh. Dito na lang natin i-testing. Minsan kasi gusto ko yung mga messy eh. So, testingan na natin itong gray. Ito siya. So, ang tip niya guys is may konting pagka-flat yung dulo niya. Ganyan. So, I think pareha na itong GM301-200. Kailangan mong i-press down muna para lumabas yung ink. So, yan. Ay! Ayan, so, shake muna natin kasi kapag bago daw, i-shake daw eh. Shake muna. Then press and then ay walang lumalabas. Unti-unti. Ayan. Ganda. Ayan o. Ganda guys. Pero hindi pa siya ganun ka pantay. So, more shake lang. And then more. Ayun, umu-okay na siya. Tignan nyo. Sa mas shinake natin ng mabuti at sa hindi pa nasi-shake ng mabuti. Daanan nyo lang ulit. Ayan. Ayun. So, mas umu-okay na siya. By the way guys, hindi siya metallic looking kasi hindi naman talaga metallic yung in order natin sa gray. Gusto ko simple gray lang siya. So ito namang gold. So try muna natin kapag parang hindi pa natin shinake ng maayos. Unti-unti pa yan lumalabas. Ayan, okay. Unti-unti na. Ayan, ayan na. Lumalabas na siya. Ayun. Yun, lupit oh. Ayan. Parang napantay nga kaagad yata natin eh. Shake pa natin. Yun. Maganda siya guys. Maganda siya.
Ngayon, by the way guys, dito ko siya te-testingan. Sa SDCS na to na RX. So, ang plano ko sa mga gold is yung mga vents niya. Dito sa vest. Ayan, and then dito sa armor. And then, sa mga other white parts din siguro. Ganyan, like V-pin. And then, eto is sa mga some portions naman sa mga white parts niya. Ayan. So, ayan guys. Tignan natin kung anong kalalabasan. No? So, first time ko to gagawin. I hope that I can do it justice. Hi guys. Hayaan nyo i-explain ko konti sa inyo yung ginagawa natin ngayon. So ngayon guys, linalagyan ko ng gray marker yung bandang likod ng kanyang sapatos dito sa bandang heels. Ayan. At hayaan yung turuan ko kayo kung paano ko ginagawa yung pag mamark niyan. Medyo maingay sa labas. Sorry guys. Okay, so paano ko to ginagawa? Hindi nga ako masyado nagpo-focus sa lakas ng ink eh. Mas nagpo-focus ako na matamaan ko yung mga detail na hindi ako lumagpas sa linya. So kung napapansin nyo, meron diyang hindi ko lang alam kung kita sa camera, pero meron diyang panel detail na kapag nagpa-panel line kayo eh dyan nyo dadaanan. Meron siyang guhit dyan sa bandang gitna na hindi ko linalagpasan. Mas nagfo-focus ako dyan kesa sa tapang ng ink na lumalabas sa marker. Ayan. Sa pagmamarker ko na to, hindi ako masyado nagfo-focus sa kesa maging pantay ang kulay. If it's gray, then it's gray. Ganun lang yun. Ayan. Tapos, pag medyo nawawala yung kulay, ano lang, shake and then testing ulit dito. Ayan, kapag may lumalabas na ulit, balik sa ginagawa. Ayan, and then diretso. Dapat magaan din ang kamay mo kung you're more into ano na ito eh. Detailing. Ayan. So, ayan na yan. Ayan. So, patutuyin natin. Madali lang naman siya matuyo, guys. Mga 5 minutes lang or 10 minutes tuyo na siya. And then, ito na yung ginagawa ko so far. Ang ganda ng pagkakagold, actually, guys. Ayan, ang ganda ng pagkakagold ng metallic gold natin na marker. Ang ganda. Talagang na-amaze ako. Yeah, medyo tuyo na nga. So, ang gagawin ko ay ikakabit ko na siya dito. Ayan. Ayan. So, may detail na ako sa likod ng sapatos. Ayan. Ayan. So, may detail na ako sa likod ng sapatos. Diba? So, yan yung currently na ginagawa ko, guys. So, kapag tapos na, eto na yon. So, ayan, nagamit na natin ang GM04 at 12 markers ng Gundam markers. Yun lang kasi talaga ang English na mababasa mo as brand sa Gundam marker na to. Pero sa Shopee, ang pangalan nito, Krayos. Ganon. So, gold at gray. Ayan.
So, masaya naman ako dahil achieve yung gusto ko makuha. Nung binali ko yung marker, meron akong something na gusto kong matry. At ito, nakikita ako naman siya at na-apply naman ng maayos, at least sa point of view ko lang. Okay, so ito yung ginawa natin. Yung V-pin niya. Ginawa natin gold yung dito. Ayan. And then yung dito yung panira niya sa bandang ulo. Yung bilog na yan. Kuha nga tayo ng pang turo. Ito. Yung beam saber na lang. Ito. Yung dito. Ayan. Ayan. Ginawa rin natin gold. And then sa panel lining pa rin dyan. And then yung dito. Ito, ito. Ito yung masaya ako eh. Yung dito niya. Ayan. Yung vents sa may bandang ulo. Yung vents design. Ayan. Ginawa akong gold yan. Pininturahan ko yan ng gold bago ko kinabit. Ayan. Ayan. And then, ayan. Nagsha-shiny siya, diba? Ayan. So, pininturahan ko yan. Ay, sorry. Minarkeran natin yan ng gold. Tapos, ayan. Ang ganda ng effect niya kasi nasa loob siya, diba? Ayan. And then, dito yung gilid. Ayan. Yung gilid. Ayan. So, napapansin nyo. Ayan, nilagyan ko rin ng gray. Ayan. Tapos yung dito, yung sa may bandang baba, yung dulo, linagyan ko rin ng gray. Ayan. So, paboritong-paborito ko yung part na to talaga, yung vents ng sa ulo. May gold marker tayong linagay at yung gray detailing na yan galing sa marker. Yung dito, ayan, minarkeran ko rin siya ng gray dyan. And then dito sa bandang balikat, ito pure white lang talaga yan, like pure white plastic lang to supposedly. Ito, pero ito talaga yung gusto kong ma-achieve kung bakit binili ko yung markers. Gusto kong matry kung at some point ma-apply ko rin ba siya sa ibang kits ganyan, lalo sa Barbatos. Gusto ko talaga kasi yung ano, somehow sobrang attracted ako sa mga white at gray combined colors mecha ganyan. So ayan, tinestingan ko at masaya naman ako sa nakikita ko. Ayan, so may water decals tayong, water slide decals tayong linagay dyan. Ayan, tapos dito dry transfer, ayan, dry transfer dito. Ito water slides na sobra galing sa ating Daban RX. Ayan, magkabilaan. Ito water slide din. And then, syempre, hindi mawawala yung magpapaneline talaga tayo gamit ang ating basic markers. Ayan, yung black dito. Para mas lalong umangat yung design. Ayan. So, after ako nag-marker ng gray dyan, nag-paneline din pa ako talaga dyan. Ayan. Para mas lalong umangat. Ayan, yung vents dito. Ayan, sa may bandang vest. And then dito. Ang ganda talaga. Ganda ng effect niya. Ayan, ang ganda talaga. Shiny siya. And then, mas realistic. Ayan, pati dito. Ayan. So, linagay ko pa rin yung sticker ng standard RX V fin dito sa may ano pa rin. Sa may skirt. Kasi trademark nila yan. So, hindi ko yan basta hindi ko na lang yan basta minarkeran ng gold. Ayan. And then, yung dito sa may bandang chip, yan, linagyan ko pa rin ng gold. Ayan. So, may design na may detailing dyan na nakaangat. So, pinatungan ko lang ng gold. Ayan. And then, ito. Minarkeran ko ng gray. Pati sa likod. Ayan. Dito, nag gold marker tayo. Dito pati. Dito sa may dito gray naman dito. Ayan, and then dry transfer. Water slides 'yan. Water slide decals and then dry transfer tong maliit dito. Ayan, water slides 'yan dyan. And then dito sa likod ng sapatos,
Ayan, nag gray marker din tayo dyan para meron siyang detailing sa likod ng sapatos. Ayan. And then sa harap naman ng sapatos. Ayan, sa shield niya, ayan, may water slides dito. And then dry transfer decal dito. Ayan. Ayan. So, ang ganda no, kasi nagkaroon siya ng detailing sa likod. Ayan. And then dito sa may bandang knee, sa bandang knee, ayan, gold marker. And then dito, gray. And then sa gitna, may angat na triangle. Detail dyan. So, pinatungan ko na lang ng gold. Ayan, para meron tayong ganyang detail sa may bandang tuhod. Astig, di ba? And then dito sa may shield niya, water slide. Sobra galing sa Daban RX. And then, gold marker. And then, sa basic mark, basic panel. Black marker. Ayan, dito pala sa may bandang handle ng kanyang beam saber na hindi talaga ito natatanggal. Ayan, nag-gold marker tayo dito. Ayan, and then dito sa likod din. Ayan, gold marker din pala. Ayan. So, magkabilaan yung ginawa kong white at gray. No? Mas maganda yata kapag ano, na, sana lighter gray na lang yung pinick ko na color ng gray. Pero, at some point, masaya pa rin ako eh, na ito yung kinuha nating kulay. Pero, I think mas maganda kung next time mapagsasama ko yung gray, standard color ng gray, yung medyo dark, at yung mas lighter color ng gray. Mas maganda combination yun, and then white color. Maganda siya. At least para sa akin. Maganda yun. And guys, di na ako nag-top coat dito since markers lang naman to. Never din naman ako talaga naka-use ng top coat kasi hindi naman talaga ako as in Gundam customizer with the complete stuff, ganun. So ayun, kapag magbubura kayo guys, gamitan nyo lang ng toothpick, cotton buds. Ayan, itong tatlo lang naman ang gagamitin mo sa paglilinis niyan. Ayan, bigyan ko na lang kayo ng clip kung paano ginagawa. Ayan, para sa ating straight builders, this is a good option. Malaki tulong nito just in case may mga parts ng gunplan na hindi pala colored as shown in the box or in their box. Kukuha pa ako ng ibang kulay nito in the future. Mag-aantay ako hanggang makakita ulit ako ng ibang kit na need ng ibang kulay na lang. Ganyan. So, ayan. Anong masasabi nyo sa ganda markers, guys? Napaka satisfying pa ng sounds kada nag-shake ka. Hindi ko alam ba sa nakaka-addict yung sound shot. Ayun ako. Ayun, so ano masasabi niya about Gundam Marker? Sobrang handy na to, guys. Comment, like, and share po kayo, ha. And kung di ka pa nagsasubscribe, subscribe ka na. Till next time ulit, guys. By the way, like and pay, follow pala sa ating page, Facebook page, kasi nagpapag-giveaway tayo. Eh, ilalagay ko na lang yung link ng Snap Builds PH Facebook page natin, or just browse Snap Builds PH sa Facebook. Ganyan. Tayo lang naman ang nag-iisang Snap Builds PH doon. Meron isa pero walang space yung Snap Builds PH niya. Yung sa atin may space kada word. So Snap Space Build Space PH yan. Yun ang atin. And then logo ng YouTube channel natin. And guys, so, para sa mga experienced, hindi na to very educational, I would say. Pero para sa ating mga straight builders,
na hindi pa talaga afford ang so much time para mag-paint, ayun, this will be really handy for us. So, thanks for watching, guys. Goodbye for now. Bye.